Philippines. Fully digitalized. Numero uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radyo Bombo! Magandang umaga, Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayon po ay araw ng Sabado, Enero 27, taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita, itong preliminary investigation sa overseas Philippine worker na nakakulong sa bansang Japan, inaasahang matatapos sa susunod na linggo ayon sa Department of Foreign Affairs. Si Senator Amy Marcos naman, pansamantalang pinasususpindi ang Lotto draw. Ang apila naman ng Sunshine Media Network International kaugnay sa suspensyon ng kanilang network, ibinasura ng Movie and Television Review and Classification Board. Isyong kinakaharap ng network, idudulog kay Pangulong Marcos. Ang charter change signatures naman natanggap na ng Commission on Elections mula sa 1,000 mga munisipalidad at mga lungsod. Department of Agriculture umaasa na makakalikom pa rin ng 20 million metric tons ng bigas sa kabilayan ng El Nino phenomenon sa bansa. At abangan mamaya sa ating international news ang United Nations. Kinundi na ang nitrogen gas method ng Alabama sa pagbitay ng isang individual. Sa ating sports balita, ang Philippine Sports Commission tiniyak na tatalima sa panuntunan ng World Anti-Doping Agency. Live, nationwide, via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Inaasahang matatapos sa susunod na linggo ang preliminary investigation sa overseas Philippine worker na nakakulong sa bansang Japan. Ang isa sa dalawang Pinoy na nakakulong sa naturang bansa ay dahil yan sa pag-abandona sa bangkay ng isang patay na mag-asawa na sa nasabing lugar. Nauna nang binisita ng Consul General ng Philippine Embassy sa Tokyo si Brian De La Cruz sa kanyang detention cell at inilarawan ang kanyang naging kondisyon doon. Sinabi ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega na si De La Cruz at ang isa pang Pinoy na si Hazel Ann Bagisa Morales na kapwa iniimbestigahan sa umano'y pag-iwan nga sa isang bangkay ng mag-asawang Hapon at hindi itinuturing ng mga sospek. Sinabi rin ni De Vega na inaasahang matatapos sa susunod yan na linggo itong isinasagawang preliminary investigation sa naturang kaso. Sa CCTV footage, nakitang lumabas nga ang dalawang Pilipino sa bahay kung saan natagpo ang patay na itong mag-asawang si Nohiro at si Kimi Takahashi noong Enero 16 ng kasalukuyang taon. Natagpuan ang mga bangkay na mag-asawa na may maraming saksak na dahilan upang sila ay bawian ng buhay. Samantala, pansamantalang pinasususpindi ni Senator Amy Marcos ang anumang Lotto draw operation hanggang sa hindi pa nareresolba ang mga issue sa mga bet winners nito. Naging mainit kasi ang usapin hinggil sa umunoy sa buhatan sa loob ng Philippine Charity Sweepstakes Office matapos na questionin ang dami ng mga nanalo nito lamang mga nakalipas na linggo at buwan. Batay sa impormasyon, karamihan sa mga mananalo o nanalo sa Lotto draw ay magkakapareho ang apelyido. Ayon kay Senator Amy, mathematically improbable o malabong mangyari ang sunod-sunod o dalas ng panalo ng jackpot sa loto. Anya, maaaring mayroong kababalaghan na nangyayari sa mga panalo sa loto. Gate pa ng senadora, hindi siya kumbinsido na walang manipulasyon sa loto draw dahil kahit pa sinabi ng pamunuan ng Philippine Charity Sweepstakes Office na mayroon namang taga-commission on audit at may CCTV sa silid kung saan ginagawa ang mga draw o pagbobola. Sa karagdagan na pang mga balita sa oras na ito, hindi kinatigan ng Movie and Television Review and Classification Board ang inihaing motion o Motion for Reconsideration ng Sunshine Media Network International o SMNI. Ang naturang apila ay may kaugnayan pa rin sa ipinataw na suspensyon ng naturang board sa kanilang network. Kung maalala, noong Disyembre ng nakaraang taon, naglabas ang Movie and Television Review and the Classification Board ng 14 days preventive suspension laban yan sa programa ng naturang network na Gikan sa Masa, Para sa Masa at Laban Kasama ang Bayan.
naghain ang ampila ng apila ang naturang network para sa nasabing suspensyon noong Enero 11 ng kasalukuyang taon. Ayon sa pahayag ng Movie and Television Review and Classification Board, hindi sila nakumbinsi ng SMNI na bawiin ang suspensyon na ipinataw na sa kanila. Bukod dito ay kinakaharap rin ng naturang network ang isa pang suspensyon para naman sa kanilang television at radio operations na inihain naman ng National Telecommunications Commission. Kaugnay ng balitang yan, inihayag pa rin ng naturang network o ng Sunshine Media Network International na plano nilang idulog kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang issue na kinakaharap ng kanilang network. Ginawa ng naturang network ang pahayag matapos na ibasura nga ng Movie and Television Review and Classification Board ang kanilang apelan na bawiin ang suspension na ipinataw sa kanila. Ayon sa abogado ng SMNI na si Attorney Mark Tolentino, maghahain sila ng petition for review sa tanggapan ng Pangulo. Kaugnay pa rin ito ng parusa na ipinataw sa kanilang network. Kabilang na nga rito ang kinakaharap na indefinite suspension ng National Telecommunications Commission at ang pagbasura ng Movie and Television Review and Classification Board sa kanilang apela na bawiin ang suspensyon para sa kanilang dalawang TV programs. Paliwanag pa ni Atty. Tolentino na natanggap na nila ang desisyon ng MTRCB bagamat inaasahan na nga nila ang magiging desisyon ng naturang board. Kinukonsidera rin ng kanilang kampo ang iba pang paraan at isa na nga dito ay ang paglapit sa ating Pangulo. Oras 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa iba pang may init na balita sa oras na ito, abay tiniyak ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na walang kinalaman itong mga kongresista sa isinusulong na People's Initiative. Gaya ng sinabi ni Speaker Romualdez na ang People's Initiative ay isang purely civilian matter. Ito ang naging tugon ni Speaker nang tanungin ito kaugnay nga ng sinabi ni Senador Pimentel na nauugnay sa Kamara sa People's Initiative. Dagdag pa ng mambabatas na walang ipinasang resolusyon at walang panukalang batas na isinusulong ang Kamara hinggil sa naturang usapin. Paglilinaw palang leader ng Kamara, wala ding partisipasyon ang mga congressmen sa pangalap ng pirma. Kaya hindi lubos maisip ni Speaker kung saan nagmumula ang naturang issue. Ayon pa kay Speaker Romualdez, mistulang nakakakita ng multo si Pimentel at kanyang mga kaposinador kaugnay ng People's Initiative at sa pangalap ng pirma kaugnay nito. Kasabay nito sinabi ni Romualdez na wala itong nakikitang masama kung sasagot ang kongresista at senador kaugnay ng People's Initiative upang maipaliwanag ito sa publiko. Sa iba pa nating pangunahing mga balita, mahigit 50,000 katao ang inaasahang sasali sa One Nation, One Opposition na isang multi-sectoral prayer rally na itinakda ngayong Linggo sa Davao City. Ito ay para iprotesta ang paggamit ng mga programa ng gobyerno at pampublikong pondo na nilayon upang umano'y linlangin ang mga botante sa pagpirma ng mga dokumento upang suportahan ang pag-amyenda sa konstitusyon. Sa isang privilege speech nitong nakaraang Martes, nanawagan si Davao 3rd District Councilor Conrado Baluran sa buong bansa na lumahok sa peace rally na pangungunahan ng mga Davao leaders at mga miyembro ng akadem at mga concerned citizens. Ayon sa opisyal, ang Davao City ay mananatiling matatag at patuloy na makikibahagi sa pakikisa para sa isang bansa at isang malakas na oposisyon. Binigyang diin ang councilor na hindi ipinagbibili ang mga Dabawenyo. Anya, ang prayer rally ay isinasaayos upang iprotesta ang mga taktika ng nasa likod ng People's Initiative. Nauna nang binalaan ng Commission on Elections ang mga barangay officials sa paghingi ng pirma para sa patuloy na kampanya ng People's Initiative. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kapag naisumite na ang mga petisyon para sa charter change, i-authenticate ito ng komisyon para sa mga verification. Ito'y upang umatiyak na maiintindihan ng pumirma sa petisyon ang mga provision nito at kusang loob na gumawa nito at hindi pinilit ng kapitan ng barangay o konsehal o sino mang mga opisyal.
Nagbigay din ng babala ang Department of the Interior and Local Government sa mga opisyal ng barangay laban sa pagkuha ng mga pirma para sa naturang initiative. Sa mga sandaling ito ay kumuha na tayo ng mga balita sa ating mga kasamahan. Itong Department of Foreign Affairs abay tiwalang mapapalaya ng Iran ang bihag nilang 18 Pinoy na seafarers. May balita si Bombo Jovino Galang. Regular na kinakausap ng Department of Foreign Affairs ang mga opisyal ng Iran para tuluyang mapalaya ang 18 mga Pinoy seafarers na binihag umano ng kanilang gobyerno. Sinabi ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega na nagbigay ng katiyakan sa kanila ang gobyerno ng Iran na mapapalaya rin ang mga ito. Nabisita na sila ng ating ambassador at yung consul dun sa Tehran. Ang magandang balita ay nasa mabuti kalagayan sila. Meron sila recreation, kompleto pagkain nila. Alam nila yung trabaho nila doon kasi kahit na ba kailangan, kahit na ba hindi iwala sa dagat yung barko, kailangan nakaangklas sa puerto, sa port, kailangan may mga seafarers doon para ipatakbo yung engine. Bawal yung pagkaan naman ng tripulante. Isa pang balita na maganda, nasa kanila yung telepono nila at tuwing hapon nakakausap nila yung pamilya nila. Matlo, tuloy yung sweldo, sabi ng company, kasi ang company yung nagbabayad ng sweldo. At ang kailangan lang, well, one, yung kinakausap natin, yung kinakausap yung POE at all that, kung pwede pa sila makakolekta ng hazard pay or double pay or what, kasi nga, itong nangyari dito. So, pag-usapan po yan. Nakausap na rin nila ang manning agency ng mga Pinoy seafarers kung saan sinasabing tuloy pa rin ang pagpapasahod sa mga ito kahit sila ay bihag. Pagtitiyak naman ng opisyal na hindi sila tumitigil para mapalaya ang mga Pinoy seafarers dahil naipit lamang ang mga ito sa away ng Iran government at ang may-ari ng barko. Sabi ng Iran po, hindi po sila bihag kasi hindi rin sila suheto, subject, hindi sila part of the legal case. May kaso sa Iran court tungkol sa ownership ng barko. They are treated as guests. Sila naman, Iran naman ang may hawak, hindi yung hindi sila rebelde. Mga Iranian government talaga to, no? Kaya kinakausap namin yung manning agency. Kasi ang original iniisip nila, pauwiin itong 18, papalitan ng 18 Filipino volunteers. And even the company recognizes na kailangan sila sa barko. Tante, kung wala sila doon, kung papalayaan sila, may kapalit. Hindi sila officially na tinatawagang hostages. Kasi nasabi natin sa manning agency, magandang temporary ng ibang lahi. Iranian mismo or some other nationality. Kasi pag tapos na yung legal case, tapos balik sa sail, sa high seas yung dagat, nang kunin na yung mga expert ng Filipino seafarer. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo! Bombo International News. Kinundinahan ng United Nations ang ginawang proseso sa Alabama na kung saan ipinatupad ang parusang kamatayan sa pamamagitan ng nitrogen gas. Unang isinagawa sa buong mundo ang nasabing proseso nang bitayin ang convicted murder na si Kenneth Eugene Smith. Ayon sa gobyerno ng Alabama, umabot lamang sa 25 minuto ang proseso at naging makatao ito kumpara sa ibang proseso na pagpapatupad ng death penalty. Si Smith, mga kabombo, ay hinatulan noong 1989 ng kamatayan dahil sa pagpatay kay Elizabeth Sennett. Pinapatay ni Charles Sennett ang asawang si Elizabeth sa pamamagitan ng pagbayad kay Smith. Isinagawa nito ang pagpatay upang makalikom ng pera sa insurance sa asawa dahil ito ay baon sa utang. Matapos ang ilang araw ay nagpakamatay din si Smith habang isinasagawa ng investigasyon. Kaugnay nito ang Alabama at ang dalawang estado ng Estados Unidos ay inaprubahan ang paggamit nga ng nitrogen hypoxia bilang alternatibong paraan ng pagbitay dahil ang gamot na ginagamit sa lethal injections ay mahirap nang mahanap.
Samantala sa mga balita pa rin dito sa ating bansa, inihayag naman ng Commission on Elections na natanggap na nito ang mga lagda mula sa mahigit 1,000 mga munisipalidad at lungsod sa buong bansa upang patuloy sa pagsasagawa ng hakbangin ng mga individual na amyendahan ng 1987 Constitution. Sinabi ni Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia na ang poll body ay mayroon ng mga signature forms mula sa kabuang 1,072 na mga munisipalidad at lungsod. Batay sa tiyan ng Commission on Elections, ito ay mula sa 187 mga distrito na kung saan mayroong 254 na distrito sa buong bansa. Lumilitaw na tumaas ang representasyon sa People's Initiative Campaign mula nang iulat ng naturang komisyon na noong Sabado, Enero 21, hindi bababa sa 800 na lungsod at munisipalidad ang nakapagsumite na. Ito ay magsasaad na 188 na mga city and municipalities ang idinagdag o nadagdag sa patuloy na People's Initiative Signature Drive o may pagtaas na 17.5% wala pang isang linggo. Sa ilalim ng saligang batas ng 1987, ang mga amendments ay maaaring direktang imungkahi ng mga tao sa pamamagitan ng inisyatiba sa isang petisyon nang hindi bababa sa 12% ng kabuuang bilang ng mga rehistradong botante na kung saan ang bawat distrito ay kailangang katawanin ng hindi bababa sa 3% ng mga rehistradong botante na kung saan ito nga ay tinatawag na People's Initiative. Kapag natugunan na kinakailangang bilang ng mga lagda, kailangang maghain ng petisyon sa Commission on Elections ang mga tagapagtaguyod ng People's Initiative. Kaugnay nito, ang poll body ay susuriin at i-verify ang lahat ng mga lagda. Matapos ma-verifika ng naturang komisyon na authentic ang mga pirma at makasunod sa mga kinakailangang bilang para sa isang People's Initiative, magtatakda ito ng National Plebiscite or Referendum kung saan iboboto ng mga tao ang mga mungkahing pagbabago sa konstitusyon ng mga petitioner. Sa karagdagan pang mga balita, itinutulak ngayon ni Agri Party List Representative Wilbert Lee ang libreng gabot sa pamagitan niya ng voucher program na layong matulungan ang mga mahihirap nating mga kababayan na magkaroon ng access sa mga gamot mula sa mga government hospitals, accredited drug stores at sa mga pribadong establishmento para sa kanilang medical treatment. Paliwanag ng mambabatas ang nangyari kasi ngayon sa mga nangangailangan na pasyente kahit covered ng PhilHealth. Pero kung hindi available ang gamot sa ospital, abay wala pa rin choice ang mga ito kundi bumili ng gamot sa labas mula sa sariling bulsa. Ang tanong, kung walang pambili ng gamot ang mga ito, kaya ang iba ay napipilitan na mangutang. Inihain ni Lee ang panukalang House Bill number 9797 o itong Free Medicine Act of 2024 kung saan ang Department of Health ang siyang lead agency sa pakikipagtulungan sa iba pang ehensya ng gobyerno at mga stakeholders nito. Ayon sa mambabatas, sa ilalim ng naturang panukalang batas, layon nito na tulungan at mapagaan ang pasanin ng mga PhilHealth members at ang lahat ng mga kababayan natin na kailangan ng suporta sa pagpapagamot o pagpapaospital. Dagdag pa ng kongresista, napakabigat na ang dinadalang problema ng mga may sakit at ng kanilang pamilya, kaya huwag nang isama sa mga iniisip nila kung saan kukuha ng perang pambili sa mga gamot na kinakailangan nila. Sinabi pa ni Lee na sa sandaling maging ganap na batas ito, may isang mekanismo ang itatatag na siyang mag-facilitate sa mga accreditations ng healthcare medicine providers, private drugs company at drug stores upang masiguro ang delivery of quality and accessible medicines. Ipinuntuli ng mambabatas na sa pagtutulungan ng gobyerno at ng pribadong sektor, marami ang matutulungan na pamilyang Pilipino na makarecover sa sakit, makapagtrabaho muli para kumita, may maipakain sa pamilya at mabawasan ang pangamba ng pagkakasakit. Samantala, umaasa naman ang Department of Agriculture na ang sektor ng agrikultura sa bansa ay makakapag-produce pa rin ng 20 milyong metrikong tonelada ng palay ngayong taong kasalukuyan. Ito ay sa tulong ng pagbabangko at paghahanda sa mga hakbang ng gobyerno upang mabawasan ang epekto ng El Niño phenomenon. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa,
ang departamento ay may sariling grupo na humahawak sa mga intervention sa pamamahala ng tubig upang mabawasan ang mga epekto nga ng El Nino. Kabilang sa mga pangunahing intervention sa pamamahala ng tubig ng ahensya, ang pamamahagi ng mga maliliit na proyekto sa patubig at solar irrigation system sa mga lugar sa dulong-dulo ng mga sistema ng irigasyon. Gayun din ang iba pang mga lugar na nahihirapan sa mag-access ng tubig. Sinabi ng Agriculture Department na magsasagawa rin sila ng information dissemination sa mga apektadong lugar ng El Nino. Ayon sa Department of Agriculture, ang Zamboanga Peninsula ang unang nagulat ng epekto ng El Nino na kung saan mahigit 20 hektarya na ng lupain nito ang apektado. Binanggit ni DEMESA na ang departamento ay kasalukuyang nasa proseso ng pagsasama-sama ng mga ulat mula sa iba pang mga lugar na nakaranas na ng epekto ng El Nino. Kaugnay nito, matatandaan ang ating bansa ay nagangkat na rin ng 3.5 million metric tons ng bigas noong nakaraang taon na mas mababa sa 3.8 million metric tons na naiangkat noong taong 2022. Sa iba pang mga balita, hindi bababa sa 56,090 na metriko tonelada ng imported na bigas ang dumating na sa bansa. Batay sa datos ng Bureau of Plant Industry, ang naturang bulto ng importasyon ng bigas o 34% ay nagmulayaan sa bansang Vietnam at may kabuuan 36,911 na metric tons. Ang iba pang pinagmumula ng pag-import sa unang 11 araw ng buwan ay ang bansang Thailand na may 16,351 na metrikong tonelada ng bigas, sa Myanmar na mayroong 1,014 na metrikong tonelada ng bigas, sa Pakistan na may 898 na metric tons at Japan na may 892 metric tons na bigas na inangkat. Kaugnay nito, sinabi ng Executive Director ng Farmers Group na Samahang Industriya ng Agrikultura na si Jason Kainglet na inaasahan niya itong pagbaba ng rice imports para naman yan sa taong kasalukuyan o itong taong 2024. Ito aniya ay sa gitna ng projection ng U.S. Department of Agriculture na ang kabuuang import ng bigas ng bansa ay maaaring umabot sa 3.8 milyon na metrikong tonelada. Ang aktwal naman na pagdating ng import noong taong 2023 ay nasa 3.5 million metric tons na nagpapatunay sa posisyon ng Department of Agriculture ng mas mababang dami ng pag-import ng naturang bigas. Dagdag pa niya, maaring matungkoy ng gobyerno ang dami ng bigas na aangkatin sa buong taon sa buwan ng Abril. Ayon kay Kinglet, ang mga espekulasyon ang nagdudulot ng pagtaas sa pandaigdigang presyo ng bigas. Sa ngayon ay nasa itaas ng $600 kada metrikong tonelada. Inihayag naman ng Department of Finance na hindi aasa ang gobyerno sa pagpapataw ng mga buwis upang maabot ang target nitong kita para sa taong kasalukuyan. Sa halip ay tututukan ang pagpapabuti ng collection efficiency ng Bureau of Internal Revenue at ng Bureau of Customs. Kinilala ni Finance Secretary Ralph Recto na ang pagbuo ng target na kita na 4.3 trillion pesos para sa taong kasalukuyan ay hindi ani isang lakad sa parke o pamamasyal lamang. Ang bulto ng kita sa buwis na nagkakahalaga ng mahigit sa 3 trillion pesos ay bubuuin ng Bureau of Internal Revenue habang ang Bureau of Customs naman ay inaasahang makakakolekta ng halos 1 trillion pesos. Halos 300 bilyong piso naman ay manggagaling sa Bureau of Treasury. Sinabi ni Recto na habang sinusuportahan niya ang ilan sa mga reforma sa buwis na naunang iminungkahi ni dating Finance Secretary Benjamin Jokno, kasalukuyang pinag-aaralan ng Department of Finance ang ilan sa mga panukalang nabanggit. Anya, ang ilan sa mga ito ay kailangang masusing himayin dahil nananatiling mataas ang inflationary environment ng ating bansa. Samantala, asahan na itong panibagong big-time oil price hike sa susunod yan na linggo. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero na maaring maglaro mula piso hanggang 95 centavos hanggang 2 piso at 10 centavos ang madadagdag sa kada litro ng gasolina. Mayroon namang mula 65 centavos hanggang 85 centavos naman ang itataas sa kada litro ng produktong diesel.
Magkakaroon naman ng mula 20 centavos hanggang 30 centavos ang itataas sa kada litro naman ng produktong kerosene. Ito na ang pang-apat na sunod na linggong pagtaas ng presyo ng produktong langis sa bansa. Malalaman nga sa araw na Lunes kung magkano ito itataas sa presyo ng mga langis na kadalasan namang ipinatutupad sa araw ng Martes. Isa sa mga dahilan na nakikita ng Department of Energy ay ang pagbagsak ng U.S. crude stockpile at ang patuloy na kaguluhan sa may bahagi ng Middle East. Samantala, kumuha naman tayo ng mga balita mula sa ating kasamahan. Itong mga jeepney driver na hindi pa napapabilang sa mga kooperatiba, abay pwede raw na direktang dumulog sa Department of Labor and Employment para mabigyan ng pangkabuhayan. Alamin natin ang kabuang balitang yan sa pag-uulat ni Bombo Tropio Anuada Jr. Muling hinikayat ng Department of Labor and Employment ang mga jeepney driver at operator na apektado ng PUV Modernization Program sa pamamagitan ng programang pangkabuhayan nito na Entrepreneur. Sinabi ni Undersecretary Benjo Benavides na may listahan ang dole ng mga proyektong pangkabuhayan na maaaring pagpilian ng mga benepisyaryo. Kabilang dito ang rice retailing, variety store, food stall establishment, animal raising, agricultural input provision, tailoring at iba pa. Dagdag pa ng opisyal na pwedeng direktang dumulog sa kanilang tanggapan ang mga driver na wala pang kooperatiba para mabigyan ito ng tulong at mabigyan din ng pangkabuhayan. Pwede rin umano sa mismong opisina ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board at ang LTFRB mismo ang magbibigay ng referral sa dole para mapabilang ang mga apektadong driver ng PUV Modernization Program. Meron din po tayong common fund for livelihood program sa mga disadvantaged workers. At sa tingin ko po, kasama naman po yung mga wala sa listahan. Pumunta po sila doon, i-refer po sila dito sa DOL. Pero pwede naman po silang pumunta sa aming mga tanggapan. Kami na lang po ang mag-check sa LTFRB at sa OTC kung ito bang mga pumunta sa aming drivers or operators ay sila yung mga drivers or operators na apektado ng modernization program. Sinabi pa ni Benavides na nakatutok ang ahensya sa pagpapataas ng employability o kapasidad ng manggagawang Pilipino na makakuha ng trabaho na kabilang sa mga prioridad ng Philippine Labor and Employment Plan 2023-2028. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anuada nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 26 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Nagbabala ang Department of Transportation sa publiko tungkol sa isang social media page na nagpapanggap na official channel ng Department of Transportation. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Transportation na ang Manila Metro page ay hindi opisyal na account ng ahensya at hindi kumakatawan sa AF Payments Incorporated na may-ari ng natural mga beep cards. Ang Department of Transportation naman ay hindi nag-iendorso o sumusuporta sa anumang hindi opisyal na social media account na naglipa na sa internet. Kaugnay nito, hiwalay sa hiwalay na pahayag, binalaan ni Department of Transportation Assistant Secretary for Railways at MRT3 of Officer in Charge Georgette Aquino ang mga mananakay ng posibleng mapanlinlang na online transaction dahil sa alok na page ng 12-month free subway rides card. Aniya, ang Department of Transportation at ang Metro Rail Transit 3 at ang Light Rail Transit Authority ay hindi kailanman humihiling ng mga detalye ng credit card sa alinman sa kanilang pakikipag-ugnayan sa publiko. Hinimok naman na naturang ahensya ang mga commuter na i-verify itong lahat ng mga online information sa pamamagitan ng mga opisyal na website at social media channels ng Department of Transportation. Sinabi ng nasabing departamento na may karapatan itong magsagawa ng legal action laban sa hindi otorisadong paggamit ng pangalan o pagkakahawig ng ahensya para sa mapanlinlang na layunin at mga ilegal na aktibidad. Sa iba pa nating mga balita, inihiyag naman ng Business Conversion and Development Authority na plano nitong magtayo ng nasa 10,000 units sa ilalim ng pambansang pabahay program ng ating gobyerno. Ayon kay Business Conversion and Development Authority President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang, ang nasabing pabahay ay itatayo sa bahagi ng Clark City. Anya, malapit nang tapusin ang isang deal sa Department of Human Settlements and Urban Development.
kabilang rin ang kasunduan sa isang malaking local developer upang itayo ang unang 10,000 na units ng pabahay. Ang nasabing 10,000 mga units sa ilalim ng naturang programa ay tinitingnang itatayo sa isang 100 hektaryang lupain sa loob ng New Clark City na isang flagship development ng naturang ahensya sa Bamban, Tarlac. Idinagdag pa ni Bingkang na nakikipagtulungan sila sa Kongreso upang gawin ang lupa para sa programa mula sa isang leasehold hanggang sa isang freehold arrangement. Ito ay magbibigay daan sa mga benepisyaryo ng naturang programa na nagmamay-ari ng lupa sa halip na magkaroon lamang ng karapatang sakupin ang lupa o ang lupain sa loob ng ilang mga taon. Naniniwala naman si Senior Citizen Party List Representative Ompong Ordanes na ang pagkain at itong food security ang dapat na unang agenda na tutugunan at bigyang prioridad ng gobyerno dahil karamihan sa mga seniors ay wala ng trabaho at tumaas na lamang sa kanilang mga anak na sila ay suportahan. Ayon sa mambabatas, kung mayroong job stability, magpapatuloy itong lifeline ng mga senior citizens sa pamamagitan ng kanilang mga anak. Batay sa pagtataya ng populasyon ng senior citizens ngayon ay nasa 10% na. Nararapat lamang na tiyaking matatag ang sektor na ito bilang isang katalista para sa paglago at hindi dapat pabayaan dahil magriresulta ito ng maraming problema sa halip na lumikha ng mga kinakailangang solusyon. Ibinunyag kamakailan ng Octa Research na isang local pooling firm na ang food inflation ang nanguna sa pangunahing alalahanin ng mga Pilipino sa gitnayan ng pagtaas ng presyo ng pagkain sa buong bansa. Habang ang pagkontrol naman sa presyo ng pagkain, basic services at paglikha ng mas maraming trabaho ay isinasaalang-alang para yan sa nangungunang pambansang alalahanin, ang halaga naman ng kuryente ay ang pinakamaliit sa mga alalahanin sa naturang listahan. Ay naman kay Buenvenido Oplas Jr., isang ekonomista at presidente ng Minimal Government Thinkers, isang socio-economic think tank na dapat samantalahin ng gobyerno ang sitwasyon habang ang mga mamamayan ay hindi nakatuon sa mga gastos sa kuryente. Dagdag pa ni Oplas, panahon na para ituon ng Marcos administration ang kanilang pansin sa pag-engganyo ng mas maraming pamumuhunan at hikayatin ang malalaking players na magpatuloy sa pamumuhunan hindi lamang sa henerasyon kundi sa transmission at distribution. Sa ngayon, ang inflation ng pagkain ang pangunahing alalahanin ng mga ito habang ang inflation ng kuryente at transportasyon ay hindi naman gaano. Dapat ang gobyerno aniya ay partikular na itong Kongreso ay dapat tumuon sa pagpapalawak ng supply ng kuryente, hindi sa pagkontrol sa presyo o pagsisiyasat sa presyo maging sa pagliligalig ng mga prangkisa. Samantala, muling iginiit ng Sandigan Bayan na ang pagsasauli ng pera na ibinayad sa isang anomalous transaction o maanomalyang transaksyon ay hindi makakapag-terminate sa kasong katiwalian. Natuturan ito ng dalawang lokal na opisyal mula sa Lagawi, Fugao matapos tanggihan ng Sandigan Bayan ang kanilang motion for reconsideration na humihiling sa anti-graft court na isantabi ang desisyon nitong November 24, 2023 na nagpatibay sa kanilang conviction sa kasong graft. Si Naroy Hunob, kapitan ng barangay Dulaw sa Lagawi at Salvador Galion, ang barangay treasurer, ay nahaharap sa 6 hanggang 9 na taon na pagkakakulong matapos mapatunayang guilty sa pagbibigay ng hindi nararapat na kagustuhan sa isang supplier na napag-alamang kapatid ni Hunob. Sa kanilang apela, ikinatwiran ng mga ito na dapat ay ibinasura na ang kaso dahil ibinalik na ng kapatid ni Hunob ang 70,000 pesos na presyo sa pagbili ng isang speedboat engine mula sa isang transaksyon noong taong 2007. Batay sa desisyon ng 7th Division na may petsang Enero 18 ng taong kasalukuyan, idineklara nito ang graft conviction ay nananatili at ang pagsasampa ng kasong kriminal ay wasto. Ipinaliwanag nito na ang kasong paglabag sa Section No. 3 ng Republic Act No. 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act ay ginagawa sa dalawang paraan. Ang una ay sa pamamagitan ng pagdudulot ng hindi nararapat na pinsala sa alinmang partido kabilang ang gobyerno o pagbibigay sa sinumang pribadong partido ng hindi nararapat na benepisyo, kaalaman o kalamangan at mga kagustuhan.
Binibigyang din ito na ang kapatid na babae ni Hunob ay dapat na nadiskwalipika sa mga transaksyon mula pa sa simula, ngunit siya ay binigyan ng kontrata sa kabila ng hindi pagsunod sa tamang proseso ng pagkuha at kawalan ng pampublikong bidding. Samantala, naniniwala ang grupo ng magsasaka na bababa ang presyo nitong sibuyas habang papalapit na ang panahon ng anihan. Ayon kay Raul Montemayor ng Federation of Free Farmers na sa kasalukuyan, ang farm gate price ng sibuyas ay nasa 50 pesos hanggang 60 pesos sa kada kilo sa ilang lugar sa bansa. Dagdag pa nito na ang maaaring sa buwan ng Marso at buwan ng Abril ay asahan na itong pagbaba ng presyo ng sibuyas dahil nga sa dami ng mga magtatanim. Magiging problema na ng magsasaka kapag bumaba pa ng 30 pesos ang kada kilo nito sa panahon niya ng anihan. Una lang sinabi ng Department of Agriculture na kanilang binabantayan itong presyo ng sibuyas lalo na at tinatake ng army worm ang ilang taniman sa Central Luzon. Samantala, mga kabombo at consternation, ito namang Department of Interior and Local Government, inatasan ng Philippine National Police Highway Patrol Group na mas higpitan pa ang pagsusuri sa mga dokumento ng mga mahuhuling sasakyan. Ang balitang yan, abangan lang maya-maya lamang, at bago ang balitang yan, dumako muna tayo sa iba pang mga balita. Nagbabala ang Philippine National Police Anti-Cyber Crime Group sa paglaganap ng deepfakes na videos at larawan online. Ayon kay Philippine National Police Anti-Cyber Crime Group's Chief of the Cyber Response Unit, Police Colonel J. Guillermo, na labis na nakakabahala itong laganap na deepfake videos na gumagamit ng ilang sikat na personalidad sa ating bansa. Nagagamit ani ang mga ito sa pamamagitan ng tinatawag na artificial intelligence. May mga reklamo na silang natanggap sa kanilang opisina tungkol sa illegal na ginagamit itong mga kanilang video para makabagbenta ng ilang produkto. Patuloy ang ginagawang pakikipag-ugnay nila sa ibang mga ahensya ukol nga sa nasabing insidente. Dumako pa tayo sa karagdagan nating mga balita. Pinagpapaliwanag gayon ng Commission on Audit ang pamahalaang panlalawigan ng Benguet matapos itong isama ang 8 local road projects na pinondohan sa ilalim ng 20% development fund. Ito'y kahit pa wala sa mga ito ang nasa listahan ng mga priority infrastructure na nakasaad sa 2017 to 2022 Local Development Investment Program. Ayon sa 155 pahinang ulat na inilabas ng Commission on Audit, ang 8 road projects ay may pinagsamang budget na 17.49 million pesos. Naniniwala ang Commission on Audit na maaaring na kompromiso ang pagpupondo para sa mga priority projects na tinukoy sa 2017 to 2022 Local Development Investment Program. Posible rin na hindi ganap na nakamit ang desirable na socio-economic target dahil dito. Samantala, ang ulat ng natunang komisyon ay isang output ng Citizen Participatory Audit. O audit, isa itong inisyatiba upang bumuo ng paglahok ng mga mamamayan at lipunang sibil sa pag-audit ng mga transaksyon ng pamahalaan upang itaguyod ang transparency at public accountability. Saklaw ng isinagawang pagsusuri mula noong July 13 hanggang December 14 noong nakaraang taon, ang 12 lokal na kalsadang ipinatupad ng pamahalaang panlalawigan na may kabuuang halaga na 36.48 million pesos. Ipinunto ng audit team na bagamat binibigyan ng discretion ang pamahalaang panlalawigan na pumili kung aling mga prioridad na proyekto ang ipapatupad, dapat ang mga proyekto ay kabilang pa rin sa mga nasa 6 na taong Provincial Development Investment Program. Samantala, nabatid na noong 2022, mayroon pa rin 10 provincial roads na may tinatayang halagang 42 million pesos na nakalista sa Provincial Development Investment Program, ngunit naiwan nga sa annual investment plan ng taong 2022. Siyam sa mga ito ay niraranggo sa pagitan ng 1 hanggang 10 ng antas ng kahalagahan batayan sa pagsusuri ng pamahalaang panlalawigan.
Sa pagtugon nito sa audit observation, sinabi ng pamahalaang panlalawigan na ang 8 proyekto ay dapat na ginawa ng naturang komisyon, ngunit nahuli lamang ito batay nga sa mga resolusyon ng Barangay Development Council at ng Municipal Development Councils. Gayunpaman, tiniyak ng mga opisyal ng Binggit sa Commission on Audit na ang mga proyektong pangkaundaran batay yan sa listahan ng naturang plano ay bibigyan ng espesyal na atensyon sa pagbuo ng tinatawag naman na Annual Investment Plan. Napansin ang ulat ng CPA na ang survey nito sa mga komunidad sa lokasyon ng mga proyekto sa kalsada ay nagpapakita ng positibong epekto sa mga tuntunin ng pinabuting accessibility at kadalian sa transportasyon ng mga ani ng sakahan sa mga merkado. Sa 533 na respondent o 502 o 94% ang nagsabi mga itinatayong kalsada ay nagbigay ng kaginawahan sa paglalakbay at kaginawahan sa pagdadala ng mga ani ng sakahan sa mga lokal na pamilihan. Samantala mga kabuambo at Consternation, kumuha tayo ng update tungkol sa interior and local government na mas hihigpitan pa ang pagsusuri sa mga mahuhuling sasakyan. Ang balitang yan hatid at tinutukan ni Bombo Marlene Padiernos. Nakikipag-ugnayan na sa ngayon ang Department of the Interior and Local Government sa Philippine National Police Highway Patrol Group para mas higpitan pa ang pag-usuri sa mga plaka at dokumento ng mga mahuhuling sasakyan sa kalsada. Ito ang inihiyag ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. kasunod ng pagkaka-aresto sa 3 sa 4 ng mga empleyado ng Land Transportation Office matapos na mabisto na gumagawa at nagpupusit ang mga ito ng peking plaka ng sasakyan mula mismo sa plantang paggawaan ng plaka ng naturang ahensya sa Quezon City. Sabi ni Secretary Albolo, sa abisuhan niya ang Highway Patrol Group na bukod sa pag-scan sa mga plaka ay hanapan din ng iba pang mga dokumento tulad ng ORCR ang mga mauhuling sasakyan nito. Bukod dito ay pinaplano din ngayon ang Department of the Interior and Local Government na makapagkasundo sa Land Transportation Office para sa pagbuo naman ng hotline na direktang mag-uugnay sa mga pulis at sa naturang ahensya para sa mas mabilis sa pag-check kung ang isang plaka ba ay peke o hindi. Sabi nito ay muli rin nagbabala sa publiko ang mga kinaukulan na huwag bibili ng mga illegal na plaka at agad na makipag-ugnayan sa Land Transportation Office para ma-verify kung lehitimo ang mga ito. Sabihin namin sa HPG, lalo-lalo na I will be advising them na pagdating pag-check, huwag din ng polis pumasalaman sa paid number. They should be right now, kakausapin mga si Asik Bigo, na sana magkaroon ng hotline between the police and their office para at any given time may makita isang tawag, alam namin kung ito galing ko ito fake or what the other. Ganun kabilis dapat ito. No? So, yun lang po, dahil sa nangyaring ito, huwag tayo mag-alala, may mga action naman ang gagawin. No? Samantala, kung maalala, 5 pares ng peking plaka ang nakuha ng mga otoridad sa mga sospek ng nasabing krimen na nagpupusit ang plaka mula sa paggawaan ng LTO na ibinibenta naman mula sa halagang 5,000 pesos hanggang 10,000 pesos. Ngunit batis inventaryo ng naturang ahensya, sa ngayon ay nasa 38 pang mga plaka ang nananatiling nawawala. Dahil dito, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng mga kinaukulan upang alamin kung gaano kalawak at katagal na ang modus operandi na ito. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa karagdagan pang mga balita, pirma ng Basis Conversion and Development Authority na umabot na sa 78.34 billion pesos ang kanilang kabuuang kontribusyon sa Armed Forces of the Philippines. Ayon sa naturang ahensya, kabilang sa naturang halagaan ang 48.59 billion pesos na para naman sa modernization program ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Umabot naman sa 29.75 billion pesos ang napunta sa replikasyon ng mga military facilities sa buong bansa. Paliwanag ng Basis Conversion and Development Authority na naipon ang naturang kontribusyon mula Mayo ng taong 1993 hanggang Oktubre ng nakaraang taon. Ang ahensya ay may mandato ngang maghatid ng mga tulong at palakasin pa itong hanay ng Armed Forces of the Philippines. Ito ay sa pamamagitan ng mga kinakailangang pangasiwa ng konserbasyon ng mga lupain ng militar.
Samantala, nangangailangan naman ang ating gobyerno ng hindi bababa sa 250 billion pesos upang makapagbigay ng maiinom na malinis na tubig at sanitasyon sa hindi bababa sa 40 milyong mga Pilipino. Ito ay para sa mga wala pang access sa malinis at ligtas na inuming tubig. Binanggit ni Environment Undersecretary Carlos David na 74 million lamang na populasyon ng bansa ang may access sa malinis na tubig, habang 3.8 million pa rin ang nagsasagawa ng open defecation. Sinabi ng opisyal ng naturang departamento na 24% ng mga residente sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay walang supply ng tubig at 2% pa rin ang nagsasagawa ng open defecation. Sa nakikitaan niya ng Department of Environment and Natural Resources, sa National Capital Region, 99% ng mga kabahayan ang may access sa basic water services. Bagamat ipinagbabawal na ang open defecation sa lahat ng munisipalidad at barangay, hindi ito maaaring ipatupad ng gobyerno dahil marami pa ring Pilipino ang walang access sa sanitation services. Samantala, tumama itong magnitude 4.2 na lindol sa katibugang bahagi ng munisipalidad ng Adams, Ilocos Norte. Sa isang pahayag, sinabi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na naitala itong naturang pag-inig pasado alas 3:05 kahapon ng hapon. Ang sentro ng naturang lindol ay natukoy naman sa layong 17 kilometers southwest ng Adams, Ilocos Norte, at ito ay may naitalang lalim na 8 kilometers. Tektonik naman ang natukoy na pinagbulan ng naturang pag-inig. Samantala, narito naman itong mga naramdamang intensity. Intensity 5 naman dyan sa may Burgos, Pasukin, Bacara, Lawag City at Paway, Ilocos Norte. Intensity 4 naman dyan sa may Sinait at Cabugao, Ilocos Sur. Narito naman ang naitalang intensity na namonitor ng mga instrumento. Intensity 6 sa Pasukin, Ilocos Norte. Intensity 4 naman sa Lawag City, Ilocos Norte. Intensity 2 dyan sa may Vigan City sa Ilocos Sur. Habang intensity 1 dyan sa may Gonzaga, Cagayan, Aringay, La Union. Kaugnay nito, wala namang inaasahang pinsala at aftershocks ay niyan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Sa iba pa nating pagbabalita, matapos ang 4 na taon mula nang pumutok ang Taal Volcano, nagkaroon muli ng pagkakataon ang mga residenteng biktima ng pagputok nito mula sa dalawang bayan ng Batangas. Ito ay matapos pasinayaan ng Philippine Amusement Gaming Corporation ang dalawa nitong housing projects sa naturang lalawigan. Ang Pagcor Village Housing Projects sa Balete at Taal ay pinasinayaan nga noong January 19 at 20, ilang sandali matapos ang 4th anniversary ng malawakang pagsabok ng bulkan noong Enero 12 ng taong 2020. Ang naturang mga bayan ay kabilang sa 6 na munisipalidad ng Batangas na tumanggap ng tig 30 million pesos na pondo mula sa state gaming firm. Inilaan ito para sa pagtatayo ng mga permanenteng tirahan para sa mga dating nakatira sa mga lugar na nakapaligid sa bulkan na idineklara ng Permanent Danger Zone ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Tatanggap rin na nakatulad na proyekto mula sa PAGCOR ang mga bayan ng Agoncillo, Lemery, San Nicolas at ang Mataas na Kahoy. Labis-labis naman ang pasasalamat ng mga residenteng naging benepisyaryo ng naturang pabahay. Ayon naman kay Balete Mayor Wilson Maralit, natagalan lamang ng bahagyang ang pagtatayo ng naturang village dahil na rin sa ibang mga circumstances. Anya, hindi inaasahan na ang kanilang lokal na pamahalaan na tutulungan ng PAGCOR na magkaroon ng permanente at disenteng tahanan ang mga residenteng biktima ng pagputok ng nasabing bulkan. Nagpaabot rin ito ng taus-pusong pasasalamat sa naturang ahensya. Samantala, sa inaugurasyon naman ng PAGCOR Housing Project sa Taal noong Enero 20, inalala ni Mayor Fulgencio Mercado kung paano pinilit ng pagsabog ang halos 80% ng mga residente ng bayan na umasa sa mga mapagbigay na organisasyon para sa mga tulong at pansamantalang kanilang titirhan. Sa pagkakataong ito ay kumuha tayo ng mga balita sa ating probinsya. Itong Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ay naglatag na ng mga paghanda sakaling lumala pa itong aktibidad dyan naman sa may Bulkang Bulusan. Ang kabuuan ng detalye niyan ay tinutukan ng Bombo Radyo Legazpi.
Naglatag na ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang susugon ng mga paghahanda sakaling lumalapang ipinapakita ang aktibidad ng Bulkan Bulusan. Sa panayam ng Bomura Juligas, PK Engineer Adin Dimaano ang head ng susugon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ngayong Linggo na magsagawa na ng meeting ang provincial government at mga ahensya ng gobyerno upang tukuyin ang mga dapat gawin sakaling pumutok ang bulkan. Kasama sa mga gagawing akbangay ang paglalagay ng Emergency Operation Center sa Kasiguran na mas malapit sa Bulkan Bulusan. Nakaanda na rin ang mga evacuation centers sakaling kailanganing magpalikas ng mga residente. Pinayuan na mga opisyal ng mga lokal na gobyerno ng dapat na gawin at matagal na rin na nakapagpamahagi ng face mask. Ayon kay Dimaano, nananatili pa rin sa ngayon sa alert level 1 ng bulkan na nakitaan ng pamamaga at nakakapagtala ng mga volcanic earthquakes. Maigpit naman ang payo ng mga otoridad lalo na sa mga turista na iwasan na muna ang pagpasok sa 4 kilometers permanent danger zone ng bulkan dahil sa panganib na dala ng mga aktibidad nito. Lahat po na mga entry posts or LGUs natin ay naka-alerto to support for those na mga LGU na nangangailangan ng tulong. Kaya we updated all the LGUs para mas madali at sila naman ay... Ang bahagi na ipahayag ni Engineer Radin Dimaano, ang head ng Sursogon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Yan ang ulat mula rito sa Bomura Giligaspi para sa Bomura Network News. Bomura Romeo Bilardo Jr. para sa number one most trusted radio network in the country, Bomura Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! This is Mayor Jerry Trenas of Iloilo City inviting everyone to come and enjoy one of the most celebrated festivals in our country. The Dinagyang Festival from January 12 to 28, 2024. It is the time of the year again that we celebrate our faith, culture, and heritage. The time to showcase our talent, creativity, and ingenuity. Together, let us showcase to the world why our hearts beat like the drum beats in Iloilo City. Halabira! Viva Señor Santo Niño! Samantala, kumuha naman tayo ng update sa kasadyahanan sa Kabanwahanan. Inaabangan na ngayong araw bilang isa sa mga highlights sa Dinagyang Festival. May pag-uulat tukol dyan ang Bombo Radyo Iloilo. Inaabangan na ngayong araw ang kasadyahan sa Kabanwahanan na isa sa mga highlights ng Dinagyang Festival 2024. Siyam na mga tribo ang sasali sa nasabing event kung saan ipapakita ng mga ito ang festivals ng kani-kanilang bayan. Ito ay ang Kaing Festival ng Leon, Katagman Festival ng Oton, Saad Festival ng Leganes, Cry of Hilikuon ng New Lucena, Pantat Festival ng Zaraga, Tultugan Festival ng Maasin, Hirinugyaw Sugidanunay ng Kalinog, Kasag Festival ng Banate at Banag Festival ng Bayan ng Anilaw. Sa panayam ng Bombo Radio kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., sinabi nitong labis ang kanyang pasasalamat sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated sa ibinigay na pagkakataon kung saan maipapakita nila ang fun, foodie at friendly na tagline ng Iloilo Province. Napagalaman na pinili na idao sa hapon ang kasadyahan sa Kabanwahanan 2024 upang mabigyan ng pagkakataon ang mga Ilonggo na makasama sa religious sadsad na isa sa gawa mamayang gabi. The kasadyahan, we are given a showroom to share also to the whole country the culture and the soul of the province. We want to offer variety because it is inherently composed of different tribes coming from different kinds of festivals. No? I hope that we are able to successfully add a different dimension to the whole Dinagyang Festival. Si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ito naman, nasa 13 mga cruise ship na katakdang dumaong sa Boracay ngayong taong 2024. Alamin natin ang kabuang detalye ng balita niya mula sa Bombo Radio Kalibo. Inaasahang nasa 13 mga cruise ships ang nakatakdang dumaong sa isla ng Boracay ngayong taon. Ito ay kasunod ng pagdating sa unang pagkakataon ng MV Resorts World 1 sa isla. Ayon kay Lieutenant Junior Gray John Lawrence Vanzuela, Commander ng Philippine Coast Guard or PCG Aklan,
na naging ligtas at matagumpay ang pagdating ng 1,700 na mga dayuhang turista at crew members sa kanyang naturang barko. Sa kanilang pagdating, ipinadama sa mga turista ang mainit na pagsalubong sa pamamagitan ng cultural performances ng Ati-Atihan dancers at Rondalia de Bahay kasabay ang pagsabit sa kanila ng tradisyonal na welcome lace. Nagsagawa rin ng special program at palitan ng plake sa loob ng barko para sa hindi malilimutang pangyayari. Nauna dito, sinabi ng Department of Tourism Regional Office 6 na ang pagbuhos ng libu-libong mga pasahero at crew members ng naturang cruise ship ay malaking tulong upang lalo pang mapalakas ang turismo at impact ng ekonomiya sa lalawigan ng Aklan. Ang Boracay ay kilala sa buong mundo dahil sa maputi at pinong buhangin, gayon din ang magandang sunrise at sunset at cultural experiences. Nagpapakita lamang umano na ang muling pagbuhos ng mga cruise ship sa Boracay ngayong taon ay nagpapakita ng paglakas ng sektor ng turismo. Napatid na ang Boracay ay nauna nang nabansagan bilang nangungunang cruise ship destination sa bansa. Generally safe and successful naman po ang pagbisita ng MB Resorts World 1, sir, sa isla ng Boracay, sir. For the year 2024, sir, meron pa tayong mga naka-line up na arrival ng mga cruise ships. Si Lieutenant Junior Gray John Lawrence Banzuela, commander ng PCG Aklan, sa kanyang naging pahayag. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Pia, Jemima Silorio nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito naman ang bata by patay at apat ang sugatan matapos matumbahan ng puno ng buli habang nagpapahinga ito sa ilalim ng puno sa lungsod ng Pinamungahan, Cebu. May pag-uulat at update ko dyan ng Bombo Radio Cebu. Patay ang dalawang bata habang apat naman ang sugatan matapos matumbahan ng puno ng buli ng Enero 25 sa Sitio Luya, Barangay Lamak, lungsod ng Pinamungahan, Timog Kanluran ng Cebu. Kinilala ng mga kapulisan sa Pinamungahan ang mga biktima na sina si John Mark Abarquez, 15 taong gulang at John Cal Cabilino, 12 taong gulang. Nagmistulang bangungot ang nangyari sa dalawang bata na kung saan hindi inaasahan ng mga biktima na ang kanilang pagpapahinga sa ilalim ng lilim ng nasabing puno ay siyang magtatapos sa kanilang buhay. Samantala, nakatakbo naman ang apat pang mga bata at ang isa ay nagtamo ng pinsala sa likod nito nang matamaan ito ng natumbang puno. Sa naging panayam ng Bombo Radio Cebu News Team kay Margie Abarquez Barnido, pinsan ni John Mark, anya na hindi pa rin ito makapaniwala na sa isang iglap nawalan sila ng miyembro ng pamilya. Gayon din ang takot na ibinahagi nito habang nasa loob ito ng kanilang bahay kasama ang kanyang anak at pamangkin na natutulog dahil sa sobrang lapit lang nila sa binagsakan ng kalahati ng puno. Doon ako sa bahay namin, sa loob lang ng bahay, natulog yung pamangkin ko at ang anak ko. Kung sa puno talaga mismo naputol, di lang yung sa ibabaw, I think masalig yung bahay namin kasi makaiyak na lang ako. Ating napakinggan si Margie Abarquez Barnido, pinsan ni John Mark Abarquez. Mula rito sa lungsod at lawigan ng Cebu, Bombo Jonna Cagnetti para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News! Entertainment News! Bombo Entertainment News! Ito namang Filipino-American actor gumagawa ng ingay sa entertainment scene matapos bumida sa sarili nitong children's music channel sa Estados Unidos. May pag-uulat at chika uko dyan ng Star FM Manila. Patuloy na gumagawa ng ingay sa entertainment scene ang Filipino-American actor na si Ron Neri Jr. O mas kilala bilang si Ronnie Boy dahil sa kanyang hit children's music channel na Ronnie Boy Kids. Kamakailan lang ay umabot na sa 1 million views ang channel ng Pinoy mula sa California. Patok sa mga bata at mga guro sa Estados Unidos at maging sa iba't ibang bansa ang mga content ni Ronnie Boy na mayroong mga children's songs at family-friendly activities at challenges. Samantala, napabilang nga ito sa Grammy Consideration Ballot para sa Best Children's Music Album. Sa exclusive interview ng Star FM Manila kay Ronnie Boy, ibinahagi nito kung bakit niya pinasok ang mundo ng kids entertainment mula sa pagiging film at TV actor. I auditioned for the host of Blue's Clues. Ever since that day, it's always been in the back of my mind how good I am with children. To have people react the way they have has been, you know, it's surpassed my, you know, my...
my dreams, I guess. What I've learned is to stop thinking about the end results and what I want to accomplish and just keep putting out content. As long as it comes from my heart and comes from a good place, I think I'll achieve whatever it is, whatever goals I have set for myself. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Manila kay Ron Neri Jr. o Ronnie Boy. Si Ronnie Boy ay ipinanganak sa Anaheim, California. Naitampok na ito sa mga shows na General Hospital, Good Girls at Why Women Kill. Salamat sa lahat, 102.7 Star FM Manila. Thank you guys for the support. Hello, Star Nation. This is Ron Neri Jr., also known as Ronnie Boy. And you are listening to Star FM. It's all for you. Basta Radio Bombo. Yan ang report mula sa 102.7 Star FM Manila para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra foreign currencies, ang US dollar ay katumbas na ngayon ng 56 pesos 0.29 centavos, ang Hong Kong dollar ay katumbas ng 7 pesos 0.20 centavos, ang Singaporean dollar naman ay katumbas ng 42 pesos 0.02 centavos, ang Saudi Arabian real ay katumbas ng 15 pesos 0.01 centavos, habang ang euro ay katumbas na ngayon ng 61 pesos 0.08 centavos. Ang datos sa ito ay batay pa rin sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po ang ating orasyo in pirata, nais namin kayong imbitahan na maliban sa Bombo News Center, maaari rin po ninyo ang matunghayan ang ating 31 fully digitalized AM at FM stations nationwide. At para sa karagdagang mga balita at mahalagang impormasyon, tumutok sa mga social media live ng ating mga provincial stations. Para sa ating mga kababayan na Ilocano, nariyan ang Bombo Radio Kawayan at ang Bombo Radio Baguio. Para naman sa ating mga kababayan na Pangasinense, nariyan ang Bombo Radio Dagupan, habang para naman sa ating mga manunood at tagapakinig ng mga Bicolano, nariyan ang Bombo Radio Legazpi. Narito pa ang ating mga provincial stations. Para sa mga Ilocano speaking, nariyan ang Bombo Radio Tugigaraw, at ang Bombo Radio Lawag, pati na rin ang Bombo Radio Vigan, Bombo Radio La Union, at para naman sa mga Bicolano speaking, nariyan ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo at ka-Star Nation, bago tayo magtapos, narito ang Horacio Imperata for Deliverance from Calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Dito sa Bombo News Center para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo.